Hello po mga kabrothers, good morning po sa inyong lahat yan at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at naway pagpalaan po tayo ng po may kapal. Pali ngayong araw po mga kabrothers ay update po tayo dito sa ating itinay na Madre de Agua para sa ating mga alagang baboy. At ito po yung ating ginagawa ang paraan para makatipid po tayo sa pakain ng ating mga alagang inahin. Dahil kung mapaparami po natin itong puno po ng Madre de Agua dito sa ating likuran ng kulungan ng baboy, ay medyo makakatipid po tayo at kahit pa paano po ay makakapagbigay po tayo ng pangmeryenda po dito sa ating mga inaalagaang mga inahin. At yan po yung ating plano na maparamihin itong puno po ng Madre de Agua. At meron pa rin po tayo dito mga tanim na mga sili at papaya at malunggay at bulay. Nakita po ninyo yung ating papaya, napakarami po ng bunga. At meron po tayo mga talong dito na naitanim din. Ito po yung ating Madre de Agua at malaki na po. At sa tag-ulan po na sasapit ay pwede po nating ikalat yung kanyang mga sanga. Pero ngayon po ay hindi po natin muna pinipitasan dahil baka po mamatay, lalo na po sa panahon po ngayon ay medyo tag-init po at baka mamatay yung ating Madre de Agua. Bali meron pa rin po dito. Ayan po. Bali malaki na rin po dito yung Madre de Agua nating naitanim. Ayan po. Ayan ang isa. Nakakatawa po mga kabrothers dahil sa paano po yung ating pinagsikapan na maitanim ay unti-unti po nga nabubuhay. Bali ilang puno po rin yung pinatanim ko dyan. At yan lang po yung mga nabuhay. At sa awa naman po ng Diyos ay meron po tayong mga ilang po nung nabuhay para kahit pa paano po ay makatipid-tipid naman po tayo sa pakain ng mga baboy natin. Dahil napakamahal po ng presyo ng fish dito sa aming lugar, kaya kailangan po natin ng mag-isip kung ano po yung pwede nating alternatibong pwedeng pakain sa ating mga inaalaga ang inahin para makatipid-tipid po tayo. At yan po yung ating naisipang itanim para kahit pa paano po ay kahit pang merienda or isama natin sa kanilang mga pakain ay pwede-pwede po nating maibigay yung mga dahon po ng Madre de Agua. Ayan po, may mga gabi po rin po tayo dito na pwede po nating maibigay sa ating mga inaalaga ang baboy. At dito po rin po, meron po rin tayo ditong isa pang Madre de Agua na nabuhay. At nakakatuwa po dahil kapapaano po ay nakakabuhay na po tayo ng Madre de Agua. Ayan po, bali may mga malunggay po rin tayo dito mga kabrothers. Ayan o, bali ito po ang puno ng bulay. At meron po tayo dito sa baba na talbos ng kamote. At yan po yung ating ibinibigay sa ating mga inahin kapag merienda na nila. Ayun, mga talbos po ng kamote yan. Yan, marami-rami na rin po tayong tanim dito. Kahit pa paano po, at meron po rin tayo dito ang malunggay. Yan o. Medyo malaki na po yung ating nyug na naitanim. Dali nung nagbakasyon po tayo ng 2013 po natin naitanim yung nyug na yan. Kahit pa paano naman po ay medyo lumalaki-laki na. Na meron po rin tayo dito mga ito pa mga tanim. Para kahit pa paano po meron po tayong nakakuha ng mga gulay-gulay. At dito rin po mga kabrother sa banda dito ay bali meron na si mamang na itanim na ilang pirasong Madre de Agua. Ayan o. At kahit pa paano po ay nakabuhay po dito ng tatlong piraso na Madre de Agua. Bali marami po yung itanim dyan kaya nga lang po yung iba po ay hindi po na nabuhay. Pero
Pero ngayon kung tag-ulan na sasapit ay ikakalat po natin yan. Pero ngayon po ay hindi po muna natin pinuputulan ng sanga para kato paano po ay makarecover po sila ng mas maganda. Huwag po natin sila pitasan at ikalat yung kanilang mga sanga para makabuhay po tayo ng mas marami. Yan po mga kabrothers, bali hanggang dito na lang po muna itong ating video ito at yan po yung ating update sa ating tanim na Madre de Agua. Maraming salamat po sa lahat po ng nanood at nag-subscribe sa YouTube channel ko.